Extra Large sa balita at komentaryo. Extra Large sa tugtugan at Extra Large sa serbisyo publiko. Di na boring ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa DZXL 558 RMN Manila. Talakay ang magaan, subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampog ang mga paunahing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa DZXL 558 RMN Manila. Kada linggo, dito lang sa DZXL 558 RMN Manila. Good morning, Metro Manila! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngala ni Buddy Oberas, Sir Boss Buddy Oberas, ito po si Silvestre Rambo Labay. Ito po sa Good Morning, Metro Manila. Napakaganda yung mga tatalakayin po natin. Mamaya pag-uusapan natin yung ngayon po yung launching ng itong Manila Bay Rehabilitation, no? Na lilinisin po sama-sama diyan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero bago niyan, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng Pag-asa DOST si Ariel Rojas. Sir Ariel, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo at sa mga takapakinig ng inyong programa. Sa kasalukuyan po, lalaman tayo may monitor na sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng TAR hanggang po sa katapusan ng buwan ngayong Enero. Sa kasalukuyan, yung tail end ng cold front o yung lugar kung saan po nagsasalubong yung hangin mula sa northeast at sa silangan ay nagdala po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa buong Mindanao. At ngayon po alas 7 ng umaga, naglabas po ang Mindanao PRSD ng orange rainfall warning level sa ilang bayan dyan sa Davao Oriental at sa Compostela Valley. Ibig sabihin po ay napakalakas pa rin ng ulan at posible pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa since simula po kahapon ay tuloy-tuloy yung mga pag-ulan dyan. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, naapektuhan naman ng amihan ang Luzon at Visayas at ang Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at buong Kabisayaan. Makakaranas ngayong araw ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan. At tayo naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather o bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang ating mararanasan. At asahan din po yung mga pulo-pulong mahihinang mga pag-ulan. At ang agwat ng temperatura ngayong araw dito sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Baguio, malamig pa rin, 12 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. At sa Metro Davao, 23 to 28 degrees Celsius. At dahil nga malakas pa rin ang pag-ihip ng amihan, meron tayong nakataas na gale warning sa silangang baybayin ng Mindanao, pati na rin sa Ilocos Region, dyan po sa may Cagayan Valley at sa may Bicol Region, pati na ang Northern at Eastern na Samar. Sa mga lugar po yan ay hindi muna pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangiisda at yung may mga maliliit na mga sakyang panlagat dahil ang karagatan po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. At yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. Thank you! Maraming salamat, Ariel Rojas, ng Pag-asa. Ngayon, tuloy naman tayo sa lagay ng mga lansangan sa Kalakhang, Maynila. Alamin natin kung meron ba mga vehicular accident na nangyari dito sa kahabaan ng EDSA at iba pang lugar dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng MMDA Metro Base, si Mary Grace Alparo. Mary Grace, magandang umaga po. Good morning po sa inyo, sir, at good morning po sa ating tapakinig. Ito po ang latest update natin sa mga oras na ito ang dahil natin mga sasakyan. Sisimulan ko pong baybayin ang EDSA. Napakaluwag po ang EDSA po natin ng southbound and northbound po. Wala po tayo namamonitor na traffic. At ganoon din po sa C5 ng southbound and northbound. Maluwag at maayos din po ang dahil ng ating mga sasakyan. Sa may commonwealth naman po ng westbound and eastbound. Maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan.
At pagdating po dito sa main Quezon Avenue, Westbound and Eastbound, maasang tulog din po ang dahil ng ating mga sasakyan. Paalala lang po sa ating mga motorista, Manila Bay natin ngayon ay may rehabilitation project po. Nagsimula itong isara kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po. Ngayon po, yung Rojas Boulevard. From TM Calaw to President Quirino Avenue po. Tapos po mamayang alas 3 ng hapon, onwards po to, yung piyesa naman ng Santo Niño. Along Rojas Boulevard po ng southbound from P-Borgus to Miso to hanggang CCP. Tapos po magkakaroon po tayo ng alternate road, lahat ng sasakyan ng manggagaling sa Avon and Pasio Drive, ng Arte Master, Nep, at P-Borgus Avenue, and RTM Calo, then right at MH Del Pilar or Top Avenue 2 destination. Mm-hmm. Pero sangin po kasi may mga traffic enforcement naman po tayo nagbabantay po doon. Mm-hmm. Para mag-guide po sila kung saan sila pwedeng dumaan. Oh. Ito po si Merke Salparo mula sa MMD Metro Base. Good morning and God bless you. Good morning! Thank you! Mary Grace Alparo! Yan po mga kasama, si Mary Grace Alfaro mula sa Metro Base ng Manila, Metro Manila Development Authority. At ngayon po mga kasama, ay alamin natin no, bago medyo ringin lang po yung guest natin, no, si Attorney Agkawili. So tatry natin. Tatawagan muli si Attorney Agkawili. Meron tayong guest dito, ha? Alamin natin po mga kasama yung good morning, no? Magandang balita, ha? Magandang balita. Good news sa Metro Manila. Mm-hmm. Na. At mga good news, no? Good job, Metro Manila! Papuri at parangal! Congratulations kasama! Good job, Metro Manila! Ayan! Good job at good magandang balita! Ha? Unahin muna natin ang magandang balita at good job! Ha? Habang tinatawagan natin yung si Attorney Agkawili, dahil magandang balita natin ngayon, ha? Sige, pakibaba lang. Diyan. Ayan. Yan. Sa baba. Yan. Sige. Yan. Ito ay si Iha. Kayo po ay practicumer. Anong school kayo, Iha? PUP Manila po. PUP. Pangalan? Ano? Denny Calago, sir. Denny Calago. Opo. Oho. Ikaw naman? Ako po si Louis Felipe po. Louis Felipe. Opo. Okay. Si... Anong good news mo ngayon, Denny? Okay. Ayan. Good news naman tayo sa Muntinlupa. Pinaigting pa ng Muntinlupa City Government and Disaster Mitigation Initiatives nito sa lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng mga estero at iba pang daanan ng tubig. Noong 14 nga ng Enero, pinangunahan mismo ni Mayor Jaime Fresnedi ang pagdidistribute ng mga cleaning material sa mga TUPAD worker beneficiaries. Ang TUPAD o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers ay isang community-based short-term employment para sa mga walang trabaho at seasonal workers sa loob ng 10 araw. Ibig sabihin, napanatili ng malinis ang lungsod, nabigyan pa ng trabaho ang mga Muntinlupeño. Samantalang, nagsimula nang tumanggap ang Commission on Elections ng aplikasyon ng mga PWD o Person with Disability para maging kanilang empleyado. Sinabi ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na ang maswerteng PWD na makakapasa o makatatanggap ay kanilang itatalaga bilang mga staff sa Office for Overseas Voting. Particular anya sa mga kwalipikadong aplikante ay iyong mga edad na 18 taong gulang pataas. May kakayahan na magpasok ng mga papel sa envelope para sa mailing section. Kabilang din sa tatanggapin ng COMELEC ay ang mga autism at Down syndrome.
At ang huli, good news sa Taguig. Nabigyan ng Taguig City Government ng special treat ang mga pedicab, jeepney, tricycle at taxi drivers ng lungsod. Sa ilalim ng programang Toda Joda Pasada, kalusugan ay bida, pinagkaluban sila ng libreng medical at dental services. Ininsponsoran din na pamahalang lungsod ang isang taong membership nila sa PhilHealth. Bukod dito, binigyan pa sila ng iba pang tulong sa ilalim ng Lani Scholarship Program, Persons with Disability and Home Health Program. Ayon sa Taguig LGU, ang mga PUV drivers kasi ang isa sa mga grupong pinaka-exposed sa health hazards, lalo na sa pagpabago-bagong panahon at polusyon. Reward rin daw ito sa city government para sa kanilang kasipagan. At yan muna ang ating good news this Sunday morning. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, ako po si Denny Calago ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Tapak! RMN. Thank you! Maraming salamat, Denny Calago. Ayan, mula po sa PUP, no? At ito naman, siya pang good news. Si Louie po. Good news pa rin po sa Muntinlupa, sir. Debt-free na ang lungsod ng Muntinlupa. Mm-hmm. Nabayaran na kasi ng Muntinlupa City Government ang 2 billion loan contract nito sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. September 2021 pa sana ang target ng local government na mabayaran ang utang nito, pero nagpa siya na umano si Mayor Jamie Fresnedi. Nabayaran na ang utang para hindi maapektuhan ang kalidad ng pagbibigay serbisyo ng lungsod. Bagamat malaki ang binayarang utang, nagawa pang palawakin ng lungsod ang educational assistance nito sa mga estudyanteng Muntinlupeño. Sa kasalukuyan, nasa halos 60,000 scholars na ang tinutulungan ng lungsod, kabilang ang mga kumukuha ng master's, doctoral degree, medicine at law. Pinagbubuti rin ngayon ng Muntinlupa LGU ang pagbibigay ng zero interest loan sa mga residente nitong nais magnegosyo. Sa ngayon, nasa 6,500 entrepreneur na ang natulungan ng lungsod. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kilala ang Muntinlupa bilang most business-friendly LGU noong 2007 at 2018. Samantala, sir, good news naman po tayo sa Maynila. Tuloy-tuloy ang paghahandog ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila ng cash gift para sa mga centenarians. 100,000 pesos cash gift na may kasama pang wheelchair ang regalo ng Maynila para sa mga residente nitong tumungtong na sa kanilang 100 taon. Ayon kay Mayor Erap, ang mga super lolo at super lola natin dyan sa Maynila ay nagpapaalala sa kanyang inang si Doña Maria Ejercito na kanyang kinalinga hanggang umabot ng 103 years old. Sa ngayon ay umabot na sa 71 centenarians ang nakatanggap ng ganitong benepisyo. At yan muna ang ating good news this Sunday morning. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, ako po si Louis Felipe ng Polytechnic University of the Philippines. Tatak RMN! Thank you! Thank you, Louis Felipe, mula sa PUP student. Maraming salamat sa inyo. Sige po. At ngayon naman mga kasama. Alamin naman natin, ha? Yung alamin naman natin mga kasama, yung Metro Manila. Good job. Oh, good job dito sa Metro Manila. Meron tayong live guest naman, si Loy. Oy, Koy, Laura, ha? OFW, ha? Overseas Filipino Workers. At siya po ay kasamahan din natin, no, sa pamamahayag, nagsusulat sa pahayagan, tsaryo, ha? Ito'y maging halimbawa ng ating mga kababayan na talaga namang magsusumikap, no? Hindi tumitigil para makatustos sa kanilang pamilya. Magandang pakibaba, Koy. Magandang yan sa baba. Yan. Sige, magandang... Yes, at magandang umaga sa iyo, kasamang Rambo, at sa iyong malaganap na programa dito sa inyong radio station na number one. Itong radio station niyo na DZXL 558, kasamang Rambo. At marami ring nakikinig dito at halos nakatutok sa iyong programa. Salamat, Koy.
Paano nasimula bago ka pumasok sa larangan ng pamamahayag o dito sa media, no? Ikaw ay nagsusulat ngayon sa Police files, no? Tabloid po pahayagan. Pero bago niyan, ikaw ay OFW, Overseas Filipino Workers. Paano ba nagsimula nung yung pagiging Overseas Filipino Workers? Ikaw isang seaman, no? Yes, oo. At first noon, isa akong OFW sa land base sa Taiwan. Nag-Taiwan muna ako. At after no na nag-ship ako ng pagiging marino. Oo, naging marino ka. Sinamantala ko yung pagiging official ng aking bayaw. Oo. At meron siyang benepisyo na makapagpasok ng kanyang kamag-anak. Mm-mm. At matulungan makapagtrabaho sa barko. Oo. At yun ang naging susi para maging seaman ako. Oo. Yun. So papaano may pamilya ka ngayon, no? Papaano nakakaraos, paano naman pumasok sa pagiging media? Ito ba passion mo yung pagsusulat? Yes. Oo. Oo, at ito ay advocacy. Mm-mm. Hindi ko tinitingnan na para sa akin. Pangalawa yung pagiging hanap buhay kasi ito ay passion ko, advocacy ko para makatulong sa ating mga kababayan na walang boses at naaapi, na agrabyado. Yan ang naging susi ko para maging isang media man o journalist. Oo. Sa at naging kasama ninyo at yun ang aking naging plano. At hindi ka tumigil. Ngayon magkaroon uli ng pagkakataon sa darating na Mayo at muli kang sasakay, no? Yes, aalis ka uli patungo doon. Ibig sabihin, iniisip mo talaga yung kapakanan ng iyong pamilya na kahit papaano makaraos sa kanilang pamumuhay. Meron kang pinag-aaral na yung anak mo, ilang taon na bang anak mo? Actually, yung anak ko ay nasa 16 years old na siya ngayon. Nag-aaral, grade? Senior high school siya ngayon, kasamang Rambo, sa unang taon niya bilang senior high. At ito'y sa pamamagitan ng kunting puhunan mo, trabaho mo dito sa pagiging media. Bukod doon sa pagiging media, ano pa mga part-time na ginagawa mo? Na? Oo, at nagsusulat din ako ng mga PR na, para sa mga politiko. At yan ang aking ginagawang part-time. At meron din kaming sasakyan na ipinamamasada. Na, so ibig sabihin, hindi lang sa isa. Talagang maraming ginagawa kang part-time trabaho, hindi ka tumitigil para kahit papaano matulungan, no, maraos yung pamilya. Oo. At ngayon muli kang aakyat muli, no? Yes, sa tuloy na. So iiwanan mo ba o magsusulat ka pa rin sa pahigan habang ikaw ay nasa ibang bansa? Oo, kasamang Rambo. Actually, kahit nasa barko ako, basta may signal internet, ng internet, tuloy pa rin. Nagsusulat ako sa ano kasi hindi na mawala sa akin yung pagiging passion mo talaga, yung pagiging dugo na ano, dugo ng pagiging mamahayag na ating ginagalawan. Mm-mm. So sana Koy, no, maraming salamat, Jose Koy Laura. Sana magiging tuloy-tuloy na yung ganitong gawain na dapat. Ano ang maipapayo mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kasama natin sa Hanap Buhay, sa mga kababayan natin ngayon na pakuya-kuya-kuy lang, no? Sa halip na ngayong Linggo, ikaw ay nandito, talagang nagsusumikap ibahagi yung iyong natutunan, no, natutuhan sa paghahanap buhay para hindi tumigil na mangarap, makuha lamang yung ating minimiting pangarap. Yes, at ang payo ko lang din, lalo na doon sa mga kabataan, lalo na doon sa mga nag-aaral, mahalin ninyo yung biyayang ibinibigay sa inyo ng inyong mga magulang. At hindi biro ang maging magpaaral ng anak. Actually, ako, kasamang Rambo, nagsimula ako bilang working student. Working student ka? Simula since nung from grade 6 to high school, ang ginawa ko niyan, tumutulong na ako sa aking nanay. Sa aking grade 6 pa lang? Oo. Aba, yan, oh. Noon sa Maynila, ay nagtitinda-tinda ako noon. Naging vendors din ako. Pinag-aaral ko yung sarili ko. Since grade 6 ako to high school. Kasi ang mahirap talaga ang buhay namin noon na
pito kaming magkakapatid na sabay-sabay pinag-aaral. Mm-hmm. Yun ang naging susi ko kasi at tumulong ako sa magulang ko since high school ako hanggang sa mag-college ako. Mm-hmm. Bali talagang pinag-aral ko yung sarili ko nung college na ako. Mm-hmm. Hindi na ako umaasa sa magulang ko niya. Nagtatrabaho ako sa umaga, mm-hmm, pumapasok ako sa gabi ng college. Nakaya mo yun? Nakaya ko yun sa... nakasamang Rambo. So, oo. Kaya, so, ang may papayo mo sa ating mga kababayan, no? Yun nga, sa aking mga kababayan na sa ating mga, lalo na sa kabataan. Mm-hmm. Kabataan na, yun nga, na mahalin nila yung kung ano yung binibigay sa kanilang pera at pinag-aaral sila ng magulang nila, pag sumikapan ninyo dahil hindi biro ang ginagastos ng isang magulang, lalo na yung mga nag-aaral ng kolehiyo. Oo. Tapusin ninyo yung pag-aaral ninyo at para magkaroon kayo ng magandang future at pag nakagraduate kayo, may maayos kayong trabaho at kung gusto nyo maging OFW rin, magkakaroon kayo ng karapatan at madali kayo makapasok ng inyong mga ina-applyang trabaho. Kasi ang nangyari din sa akin na... Paano ka ba napasok sa OFW? Ayun, anong isa-suggest mo sa atin? Ha? Oo, at isa sa aking naging susi nga, yung pagiging backer ng aking bayaw sa pagbabarko. Pero maraming kasamang Rambo, maraming mga nakaka-graduate ng marine transportation, marine engineering, hindi basta-basta nakakapasok. Mm-hmm. Lalo na kung wala kang backer. Kaya mas maganda, pag magsumikap sila, natapusin nila yung kanilang pag-aaral, at yung kanilang mga kurso ay pag sumikapan nila na talagang kaya nilang dalhin. Kasi pag average ka lang, minsan hindi ka makapasok kung wala kang tinitingnan din nila kung gaano kakayahan mo. So kailangan simula pa lang sa pag-aaral, talagang mag-aral talaga mabuti, magsumikap, magtiyaga, no? Mm-mm. Talagang magpagod, no? Kinakailangan magsunog sa ng kilay na sinasabi, no? Ng ating mga magulang para kahit papano, 'yan naman ang bunga, no, sa ginagawa mo. Oo. Oo. At yun nga, at isa pa, ang pinapayo ko rin, mahalin nila yung bawat biyayang ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Yan. Huwag nilang basta-basta itatapon pag nakahawa ka ng pera, ng malaking pera, hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Minsan ganyan ang ibang isip ng ating yun, mga kababayan. Yun, tama yan sa mga OFW. No? So anong dapat gawin? Maganda yan, i-invest nyo sa magandang negosyo. Mag-isip kayo ng negosyo na... Aba, speaking of negosyo, andyan si Engineer Francis Tevez. Engineer Francis Tevez. Oo, yan eh, makakatulong po sa atin yan, no? Yun. Mag-invest ng negosyo. Maraming salamat, Koy, ha? Yes, at sana maraming salamat din. Good luck sa iyong biyahe sa darating na Mayo, ano? Oo. Ayun, at maganda yung sinabi mo, mag-invest na negosyo. At speaking of invest, tutulungan kayo ni Engineer Francis Tevez, di ba? Oo. Si Francis, yes. Engineer Francis Tevez, mayroong magandang may papayo, lalo na sa ating mga OFW. Mm-hmm. Eh, pag kalat mo yan, Koy, ano? Oo. Andyan lang si Engineer Francis Tevez. Maganda yung kanyang mga negosyong... Oo, maitutulong at makakatulong sa ating mga OFW. Oo. Thank you! Thank you very much din, kasamang Rambo, at sa iyong programa. At I'm honored na naging guest mo ko rito sa programa. Ito'y programa ni Sir Buddy Oberas, no? Eh, pansamantala lang naman tayo dito, Koy. Mm-hmm. Yan po mga kaibigan. Aha, maraming salamat si Jose Koy Laura, sang OFW. At the same time, siya po ay media, nagsusulat sa isang pahayagan. Ayan. Samantala, bago tayo magpatuloy, abay, ilan muna ang paalala. Super laki sa saya, super laki sa papremyo sa Pamaskong handog mula Radio Mindanao Network. RMM Big Christmas 2018. More than 2 million worth of prizes ang ipamimigay. Sa weekly draw, pwedeng manalo ng 1,000 to 3,000 pesos. Sa grand draw, pwedeng manalo ng 5,000 pesos, 10,000 pesos, hanggang 20,000 pesos. At hindi lang yan, may brand new house and lot pa from Lumina Homes. Kaya sali na! Sa RMM Big Christmas 2018.
Isang dambuhalang handog mula sa DWW774RMN@IFM. Kasama ang Enervon Multivitamins. See posters and flyers for details. Deadline for submission of entries is on February 8, 2019. Promo runs from January 7 to February 9, 2019. Per DOH FDA CDRR permit number 003 series of 2019. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carlito C, 53. Yung bukol ko dati, malaki. E ngayon lumiliit na yung bukol ko. Subukan nila ang Santon Plus. Dahil nasubukan ko na talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Kaya kung ako si inyo, gumamit kayo na Santon Plus kung may mga bukol kayo sa iyong mga katawan. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsan na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako namamblema ngayon. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This Valentine's season, spend an evening with multi-awarded Australian singer-songwriter. She's always on my mind. Rick Price, together with Joey G. You were just the dream that I once knew. And Jinky Vidal. I believe in miracles. I know the one. Live in Manila. Nothing can stop this love we're made. February 15 at the New Frontier Theater. Performing your favorite love songs from the 80s, 90s, 2000s, and more. Maybe my love will come. Rick Price, together with Joey G and Jinky Vidal. Tickets now on sale at ticketnet.com.ph. Presented by Will Bros Live. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan. At extra large sa serbisyo publiko. Nagbabalik ang Good Morning Metro Manila sa ngalan ni Buddy Oberas, Sir Buddy Oberas. Ito po si Rambo, Rambo Labay. Ay nasa kabilang linya ang Secretary General ng Magsasaka Incorporated, si Attorney Ergel Kabatbat. Pag-usapan natin yung trabaho at yung problema nila, no? Dahil yung pag-aangkat ng mga agricultural products, mga feeds sa mga baboy, manok, eh mas prioridad na ngayon eh. Yun ang problema ngayon. Magandang umaga, Attorney. Yes. Opo. Opo. Attorney, we understand na kayo'y abalang-abala ngayon sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga magsasaka. Opo, opo. Totoo po yan. Katunayan po, naka 2,500 jobs na kami na... Aba? Simula po ng magsasaka ng BB Bower Farm, Group of Stud Farm. Aba, ang dami niyan ha? 2,500, Attorney? Opo, opo. Pero karaniwan po ng mga trabaho na ito ay nandun sa ating mga sakahan. Karaniwan po yung mga taga-alaga ng kambing, baka, at taga-pagtanim po ng iba't ibang uri ng mga kinakain ng ating mga hayop para po pang sustain sa ating mga livestock. Opo, anong reaction niyo po dito sa marami na pong mga imported products po no na pumapasok sa atin ngayon dito sa Metro Manila? Kinapangamba po sa lokal no, sa inyong mga magsasaka lokal dahil mas humihina yung lokal products kung patuloy ang pag-angkat no ng mga imported products po. Opo, totoo po 'yan. Unti-unti na pong nararamdaman namin ng lalo na sa probinsya. Opo. Yung mga pumapasok na bigas. Yan. Gaya po ng nasabi ko dati, ito naman pong importation ay importante dahil umaalas, nagkaroon tayo ng food inflation. Yes po. Oo. Taas po ng presyo ng bigas. Kaya kami naniniwala na para maibsan muna pansamantala yung problema ng food inflation ay kailangan natin mag-import. Opo. Ang hindi lang namin pinaniniwalaan ay dapat itong importation na ito, hindi dapat ito maging policy ng government. Okay. Hindi dapat ito yung maging solusyon natin. Mm-mm. Ang naisip po naming solusyon diyan ay yun pa rin pagpapayaman ng agrikultura natin. Yun pagtulong sa ating mga magsasaka. Mm-mm. Dahil pagka po tayo nag-i-import, eh, ang sinutulungan po natin ay yung mga magsasaka ng Thailand, ng Vietnam, ng China. At yung pong ating mga magsasaka dito ang
hindi ang hirapan na nawawalan ng trabaho. Alam niyo naman po, sobrang baba ng pension ng bigas pag in-import natin. Tama. Dahil yung mga magsasaka nila sa ibang bansa ay subsidized ng gobyerno. Mm-mm. May suporta po ng gobyerno yan. Kaya napakababa po nila na ibebenta yan kasi talagang kompleto sila sa pangangailangan nila. Farm inputs, farm equipment, kompleto po sila dyan. Kaya hindi makalaban yung ating mga magsasaka laban sa mga imported na bigas na ito. Mm-hmm. Yan pala, bigas pa lang. Oo, bigas pa lang. At pinangangambahan nyo po sa hanay ninyo mga magsasaka, kung patuloy itong pag-aangkat o pag-i-import ng mga production, no? Mga agricultural products, mga feeds, mga pagkain, mga bigas, no? Pagkain ng karne, ng pagkain ng baboy, pagkain ng manok, mawawalan o marami pong mga lokal na mga magsasaka mawawalan ng hanap buhay, attorney. Opo. Noong pong simula 2012, opo, ay marami na pong mga magsasaka ang nawalan ng trabaho o lumipat na sa ibang trabaho na sa 1.2 million ayon sa data. 1.2 million ng aba, malaki-laki yan. Mm-mm. Ang hindi na ngayon nagsasaka. Mm-mm. Dahil sa sitwasyon natin, talagang ang kumikita po hindi yung magsasaka eh, kundi yung mga traders. Kaya maraming nawawalan ng gana na sa pagsasaka. Opo. Ngayon, bibilisin pa natin lalo itong proseso na to na mas lalong dadami yung magsasakang lilipat na sa ibang trabaho o mawawalan ng trabaho dahil sa importation na ito. Mm-mm. Yan po ang talagang pinangangambahan sa aming grupo. Pero kaya kami, ginagawa namin, kung anong magagawa namin, ang paniniwala namin, dapat ang pera ng gobyerno at ang pera ng mga tao, ibuhos natin sa agrikultura. Kayang-kaya po ng tustusan natin ang 100 milyong Pilipino kung talagang palalakasin natin ang hanay ng mga magsasaka, attorney? Ah, opo, opo. Ito pong agricultural sector, napakalaki po ng potential niyan. Mm-mm. Kaya ang pinaglalaban po namin ngayon sa amin po ay yung mga bata. Mm-mm. Ay bumalik ulit sa pagsasaka dahil ang average age ng magsasaka ngayon is 57 years old. Walang bata ang gustong magsaka. Opo, opo. Pero may pera po sa pagsasaka. Kanya lang, hindi po ito diretso sa mga magsasaka eh. Ang talagang kumikita sa agricultural sector ay ang ating mga traders. Correct ka dyan. Alam mo, attorney, tama yung binabanggit mo eh. Yan ang dinadaing din na mga magsasaka. Kung bakit sila ay minsan lumilipat na ibang trabaho, parang binabarat sila, attorney. Yes, opo, totoo yan. Kung maalala nyo dati, yung opo, food inflation, ang mahal-mahal ng bigas, pero sobrang mura ng bili ng palay sa ating mga magsasaka. Opo. Mga tarot man ba yun? Mm-mm. Ano ang choice nila? Opo. Dahil nilang NFA, bagamat bumibili yan ng palay, pero hindi naman talaga kayang bilhin yan lahat ng palay. Mm-mm. Ganun kalaki ang pondo niyan para talaga magkaroon ng malaking epekto. Mm-mm. O maiangat ng buhay ng mga magsasaka. Dahil hindi ho talaga yan yung prioridad. Parang hindi yan yung naging prioridad ng gobyerno. Eh. Mm-mm. Ang naging solusyon ay importation na lang. Mm-mm. Hindi po ito ang solusyon. Eh. Opo, kailangan opo. Po talaga bigyan natin ng pera yung agricultural sector. Mm-mm. Dapat, attorney, tutukan talaga ng ating pamalaan itong mga magsasaka dahil dito nakasalalay yung kinabukasan din ng ating mga mamamayan. Opo, opo. Totoo po kayo. Totoo po yan, Sir Rambo. Ang kailangang naisip po namin dyan, opo, ang kailangang gawin ng gobyerno, mm-mm, ay bigyan ng subsidy ang ating magsasaka. Ayun, hindi napakaganda yan. Hindi lang po yung subsidy na kulang-kulang. Kailangan po pagka magbibigay tayo ng suporta sa magsasaka, kukumpletuhin po natin. Opo. Meron nga pong mga available na credit facilities sa ating mga magsasaka. Mm-mm. Meron pong batas na nag-impose sa mga banko, mm-mm, na may percentage sila, mm-mm, na dapat ipautang sa ating mga magsasaka. Nasa batas po yan. Kaya pagka ang ating mga banko hindi nakapagpautang sa magsasaka, opo, hindi nila na-hit yung target, may penalty sila. Opo. Sir Rambo, ano lang nangyayari? Mm-mm. Yung mga banko, nagbabayad na lang ng penalty.
Ibalik magbawas sila ng penalty, huwag lang magpautang sa mga magsasaka. Napo. Ganun po ang nangyayari. Kaya kawawa mga magsasaka talaga. Facilities available para sa magsasaka, mm-mm, hindi na nagagamit. Mm-mm. That's kulang sa implementasyon. Correct. Attorney, sa ibang bansa, no, sa Europa, Japan at Amerika, kapag sinabing magsasaka, ibang dating eh, talagang mayaman ka, no? Ang mga magsasaka doon talagang mga mayayaman. Pero sa atin dito, pag sinabing magsasaka, maliit ang tingin mo, kaya ba nating maging ganun ang pananaw ng mga kababayan natin kapag sinabing magsasaka? Ikatulad din ng tingin ng ating mga kababayan sa mga magsasaka sa ibang bansa, attorney? Ah, opo, kayang-kaya. Paano po? Paano kaya ang gawin natin? Dito po sa amin, sa magsasaka, opo, ang ginagawa namin, uh-oh, ay pattern. After, yung model nito ay modeled after the agricultural sector sa South Korea, sa Japan. Uh-oh. Kung saan yung mga equipment, mga farm equipment, capital, ay meron yung magsasaka. Kaya kumpleto yung kakailanganin na magsasaka para pagyamanin yung kanyang lupa ay meron siya. Dito po kasi sa atin, yung mga farm equipment, lalo na yung mga halimbawa, yung reaper, harvester, ang may-ari ay traders eh, hindi naman yung magsasaka. Correct. So, yung mga farm equipment lang ng mga may-ari, hindi magsasaka, kundi mga traders. So, ang sinabang, ang kumikita, yung mga traders. Opo. Sabi po, magsasaka, pag nagbigay kami ng tulong sa ating mga farmers, opo, kumpleto, capital, farm inputs, farm equipment, lahat po, kami na rin po yung bumibili ng kanilang produkto. So maganda to, attorney, ha? Kayo ang mismo, wala nang pin ang mga magsasaka, kundi talagang alagaan na lamang yung kanilang sinasaka. Halimbawa, sila mag-alaga ng baboy, wala na silang gagawin problemahin kung papaano, saan kukunin yung pambili ng pagkain sa baboy. Tama ba, attorney? Yes, sir. Tama po kayo dyan. Yun po aming isang livelihood program, yung swine breeding program. Mm-mm. Basta bigyan nyo kami ng lupa, 2,100 square meters. Patatayuan namin yan ng piggery. Bibigyan ka namin ng 50 sow levels na inahin. Foods, vaccine, medicine, pati training. And then, kami na rin yung bibili. So, yung pong magsasaka, wala nang iisipin eh. Aba. Pero, malaki ang kikitain niya. Dahil, unang-una, wala naman siya nilabas na pera. Wala siya. Wala siyang nauyutang. Tapos kami na rin ang bibili sa magandang presyo. Ito naman si po, ibig sabihin, hindi nyo babaratin ang mga magsasaka. Yung halimbawa sa baboy, hindi, tamang presyo ang sa SRP ang bibilihin nyo. Kung magkano ang presyo ng talagang sa merkado, ganun ang bibilihin nyo, attorney. Ganun halaga. Ganun po. Dahil ang magsasaka incorporated, ay po ito profit oriented corporation. Ito po ay non-tax, non-profit. Hindi namin hinahabol yung kita. Ang habol po namin ay talaga makatulong sa ating mga farmers. Maganda. So, hindi po, bagamat hindi kami kumikita, hindi naman po kami nalulugi dahil malaki po ang pera talaga sa agrikultura. Ibili namin ng magandang presyo sa magsasaka pero naibibenta namin sa aming mga itinayong kalipapa sa murang halaga. Kaya natutulungan pa namin magsasaka, natutulungan pa namin yung mga consumers kasi nakakabili sila ng mga produkto ng magsasaka sa murang halaga. Ayun. So doon sa mga magsakang nakikinig ngayon, attorney, paano ba? Pakibigay nga yung paano kayo kontakin kung meron kayong Facebook dahil yung iba, halimbawa, walang hanap buhay at gustong kumita, no? Yung mga magsasaka dahil yan, nabanggit nyo, 2,500 na ng mga magsasaka ang nabigyan nyo ng trabaho o hanap buhay, attorney? Yes, opo. Ito pong magsasaka ay itinatag ni Chairman Dexter Villamin. Ang miyembro po nito, ang 95 sub-farms namin. Mm-mm. Dito pa lang po sa 95 sub-farms namin, napakarami rin pong trabaho na hinahanap. Ayun. Araw-araw, ang hirap pong maghanap ng farm technician, mm-mm, veterinaryo. Opo. Dahil kakaunti lang po ang nag-enroll eh. Opo, totoo yan. Kaya talaga kami, yung aming mga farm, ini-establish na rin namin na maging eskwelahan, mm-hmm, para makatulong kami sa pag-educate ng ating mga kabataan, mm-hmm, para dito sa mga ganitong trabaho. Ngayon, kung sila po ay interesado,
Unang-una, pwede po silang lumapit sa mga sub farms namin, sa BB Bower Farm at accredited sub farms. Pwede rin po kami makontakt sa aming Facebook page. Ang magsasaka po ay, ang ibig sabihin po ito ay magsakasama sa sakahan, Taon Laran Incorporated. Sila mag-message doon. Meron din po kaming contact number, meron kaming email na pwede nilang tawagan. Then, doon nila malalaman kung ano-ano yung mga aming livelihood programs na ino-offer sa ating mga magsasaka. Kahit po hindi magsasaka, kahit mga walang walang karanasan sa pagsasaka, tuturuan nyo. Tuturuan naman po. Aba, natin. Maganda to. Yung mga walang hanap buhay, attorney, no? Tayo tulungan po natin dahil maraming mga kababayan ngayon natin na walang trabaho, no? Ilan ba yung milyon na walang trabaho? Tulungan po natin, attorney, na magkaroon ng hanap buhay sa pamamagitan opo. Ng samahan nyo po. Opo, opo. Hindi lang din po dito sa atin, nandito sa Pilipinas. Opo. Kami din po ay nagpupunta sa iba't ibang bansa at hinihikayat namin yung mga OFWs natin na umuwi na at magsaka. Ah, ganun. Paano nyo matutulungan? Tama. Speaking of OFW, dahil kanina may guest na yung OFW, no? Paano natin matutulungan? Sila ay naghirap, no? Iniwanan nila yung kanilang mga pamilya, no? Yung lungkot nila, emotion nila, tiniis nila yon para sa kapakanan, kinabukasan ng kanilang pamilya at nag-ipon sila. Paano natin matutulungan, attorney, yung mga ganun, no? Yung mga OFW natin sa ibang bansa? Alam niyo po, Sir Rambo, pagka kami pumunta sa ibang bansa, opo. Doon namin didiscovery na yung OFW sa atin mga walang ipon. Oo, totoo yan. Kung gusto na nilang umuwi, wala silang ipon. Bagamat na nakapagpaaral sila, meron na magandang bahay, kaya lang wala silang pangsimula na kapital. Tapos hindi rin nila alam kung anong business ang papasukin nila. Yun ang problema. Nag-open pa nila na eto, meron kaming business. Maglabas ng pera, kailangan may lupa. Opo. Pero kailangan namin ay umuwi ka doon sa ating bansa at doon ka magsaka. Yung aming mga livelihood program available. Marami lang kami mga napauwing OFWs. Yung mga ayaw pa namang umuwi. Opo. Meron din po kaming livelihood program para sa kanila. Yung kanilang pera, opo. Imbis na ipinili nila ng condominium o kaya yung network, mag-networking sila. Opo. Hinihikayat namin sila na ang pera nila, idala nila sa agrikultura dahil ito po ay mag-create ng hanap buhay ito eh. Mag-create ng hanap buhay eh. Opo. So yan po ang ginagawa namin sa natulong sa ating mga OFW. Kasi maraming iba, mga magsasaka, di ba? Dahil nga doon sa binabarat sila, napilitan lumuwas sa Metro Manila at nakikipag-sapalaran na maghanap buhay dito. Attorney? Yes. Totoo po yan. Kaya kami naman po, pinababalik namin sila sa bukid. Kaya bandang huli po, pag ito ay nagtuloy-tuloy, mawawala ng trabaho dito sa Manila. Nandiyan na lahat. Nagtatrabaho. Maganda po yun. Maganda yun. Tataas ngayon ng sahod para sa mga tao. Kaya mag-aagapin kami sa tao. Yung mga malalaking malls na yan, imbis na kayo yung sales city dyan, doon lang kayo sa bukid. Sakahan. Sariwa pang hangin. Tapos mataas pa ang sweldo ninyo. So parang... Hindi po kami nagpapasweldo ng below minimum. Naku, bawal na bawal sa amin yan. So ibig sabihin, minimum o above minimum pa ang ipapapasahod nyo, attorney? Sa mga magsasaka? Yes, totoo po yan. Ito ang ating main farm pa sa Asian. Month pay. Hindi lang 14th month. Umahabot po ng 17th month pay. Thank you! Talaga, attorney? Sa empleyado ng farm. Aba! Generous yan. Aba, marami ngayon, ha? Mga nakikinig sa atin ngayon, attorney, ay mapipilitan na, no? Bumalik sa bukid para pagyamanin yung ating minanapa sa ating mga ninuno, no? Na dapat doon na nakasalalay ang buhay ng mga Pilipino, attorney, yung pagsasaka talaga. Opo. Yun po, inihikayat namin sila na bumalik sa ating mga bukid. Napakaraming pera diyan at bukod hindi lang po pera eh. Opo. Ito po yung pangangailangan ng bansa natin. Correct. Lahat na lang po in-import natin. Sa tingin... Opo.
manok. Mm-mm, totoo yan. Para ho ba tayong hindi agricultural country? Pero sa tingin nyo, attorney, speaking of agricultural country ang Pilipinas, kaya ba nating pakakainin mahigit na 100 milyong Pilipino kung talagang pagyayamanin natin yung ating agrikultura? Ah, opo. Kayang-kaya po natin yan basta may tamang sistema tayo. Mm-mm. Ang kita ay yung mga magsasaka. Opo. Na hindi na sila nababarat sa kanilang produkto. Mm-mm. At ng kompleto yung ibinibigay na tulong sa kanila, ay sinisigurado po namin tayo po ay tayo na po ang mag-export ng mga dating ini-import natin. Aba, ito napakaganda yan. At bukod yan, meron pa kaya, we understand, attorney, na meron pa kaya mga seminar na ibinibigay sa ating mga magsasaka? Opo, umiikot kami. Nagbibigay kami ng seminar. O kaya ipagka naman gusto nilang matuto ng paghahayupan, pwede po silang pumunta sa aming mga sub farms para magpatuto doon. Ito po hindi namin pinagkakait. Mm-mm. Para sa lahat. May kakumpetensya kami, ito po yung binibigay namin ng malaya. Dahil sabi po sa magsasaka, interested, naniniwala na ang agrikultura ay hindi po kompetisyon. Ang agrikultura po ay kooperasyon. Correct. Kaya ito po ay malaya namin binibigay sa lahat. At hinihintayat namin yung aming mga apunggali, baga, dito sa ganitong anak buhay na makipag-cooperate po sa lahat ng mga Pilipinong mga magsasaka. Dahil ito po, para din po sa ating mga anak, para din po sa ating lahat itong pagpapayaman ng ating mga lupa. Linawin natin, attorney, hindi lang yung pag-alaga sa ng mga baboy, kambing, kundi pati yung pangingisda at pagtatanim, halimbawa ng palay o mais, attorney. Yes, hindi lang po yung baboy ang aming live view program. Napakarami po namin live view program. Kaya lang makakapitin tayo sa oras. Oo. Sa katunayan po, nagpamahagi kami ng 200 bangka. Aba? 50 na po yung naitili. 200 bangka ipinamahagi niyo po. Saan pong lugar, attorney? Dito po sa may Calatagan, Lian, San Diego, Batangas. Opo. Yun pong kanilang mga huli, kami na rin po ang bumibili. Opo. Para libawa ho, at saka ito pong mga nahuhuli nilang mga isda, inibenta namin yan sa aming itinatag na talipa pa, sa murang halaga. Binibili pa rin naman po namin yan ng magandang presyo sa ating mga mangingisda. Kapag po bumabagyo, masungit ang panahon, hindi sila makapalaot, sila po ay mayroong credit limit sa ating mga talipa pa. Sa halagang 5,000 pesos. Aba, napakaga. Kaya kahit hindi sila makapalaot, may kakainin at may kakainin sila. Mm-mm. At yung pong mga anak nila ay ginawa na rin po nating scholar. Opo. At kung meron na rin po silang insurance, sa kung sakali man pong may hindi magandang mangyari sa kanila sa dagat, ay may insurance sila na 100,000. Ito po ay ibinigay namin, ipinamahagi namin ng walang kapalit. Hindi po sila naglabas ng pera dito. Ito lang po talaga yung advocacy sa magsasaka. Napakaganda yun, attorney. And once again, pakiulit po yung inyong paano kayo makontak, yung Facebook page nyo, kung meron na attorney, para mahikayat natin yung ating mga kababayan na walang trabaho ngayon dahil marami naghahanap ng trabaho, attorney. Opo. Pwede po nilang tingnan sa Facebook, DB Bower Farm, o kaya kahit yung 95 sub-farms namin na accredited ng DB Bower, pwede po silang makipagsinayan doon kung naghahanap silang trabaho. Kapag naman po live-view program ang hanap nila, ang aming pangalan po sa Facebook ay Magkakasama Sasakahan Kaunlaran Incorporated or Magsasaka. Nandun po ang contact number at email address. At pwede rin po kaming i-message sa Facebook. Okay. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat din po, Sir Rambo. Maraming salamat si Attorney Argel Kabatbat, ang Secretary General ng Magsasaka Incorporated, mga kasama. Thank you. Ayan, napakaganda. Makabuluhan, no? Yung kanina, yung good job natin, ha? Isang OFW na si Koy Laura, no? Si Koy Laura talagang sipag na dapat tularan ng ating mga kasamahan din sa anak buhay, no? Si self-supporting pala ito, ha? Nagsusumikap talaga naman, ha? Hanggang makatapos. Ngayon naman ay tungkol sa magsasaka tayo, na mga walang hanap buhay, ha? Na nakikinig sa atin, pwede po
magkakaroon kayo ng hanap buhay sa pagitan, sa pamamagitan ng pagsasaka at pag-aalaga, halimbawa ng baboy, kambing, etc. Ha? Samantala, bago tayo magpatuloy, ilan mo ng paalala. Noy, overtime na naman tayo. Kaya mo pa? Yeah! Yakang-yakan ang masipag na buhay. Kasama mo ang Gene Capitan. Sarap at hagod, sipag at sikap. Kayang-kaya, Gene Capitan. Drink responsibly. May tanong kami sa mga misis. Amoy gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Makatalo bath soap mo sa germs sa katawan niya? Mag-Shield bath soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield bath soap, ikay mapapa amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapighatian. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee! Ako si Julie Villamor, isang cook. May hyperacidity ako noon, kaya tinigil ko ang kape. Pero ngayon, nakahanap ako ng walang caffeine. Subukan nyo na rin ang Nature Soya Coffee dahil natural ito. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee! Pabibinig sa inyong mga suking butika! Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang makabuluhan, makatao, makatotohanan at may mapagkalingang serbisyo. Ihahatid sa sambayan ng Pilipino ng B-Servisyong Leni. Problema sa pamilya, problemang legal, problema sa serbisyo ng gobyerno, problema sa lipunan at iba pang suliranin ng mga Pilipino. Didinggin at aaksyonan mismo ng B-Servisyong Leni sa RMN, Radyo Mo Nationwide. Napakalaking bagay po na kahit sa maliit naming paraan, nabibigyan namin kayo ng pagkakataon na parang maramdaman para po matulungan namin. Ihahatid ng pangalawang pinakamataas na lider ng bansa ang nagsisilbing nanay ng sambayanan, si Vice Presidente Leni Robredo, kasamang batikang broadcast journalist na si Eli Saludar. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito sa Vice Bishong Leni sa RMN. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Wake up! Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa ngalan ni Sir Buddy Oberas, ang inyong lingkod po sa Good Morning Metro Manila, Rambo Labay. Kaya doon sa mga, ha, hindi pa pakuya-kuya-kuy pa ngayon, abay, isig na po kayo. Alas 8.27 na. Sarap kasing matulog, eh, no? Kapag malamig ang panahon. At dyan po sa Rojas Boulevard, ha, nililinis na po ang Manila Bay dyan. At nagsama-sama na ang mga local government unit, ang DOTR, we understand, no? DNR at DILG, no? DOT, Department of Tourism, ang DILG at DNR, yan, ha? Department of Tourism, kasi magiging katulad na yan sa ibang bansa, no? Na dadayuhin, ha? Tulad sa Bangkok, Thailand, no? Oh, na ang yung ferry, sasakay ka, di ba? Ang gaganda. Pero mas maganda ang ilog natin kung tutusin, kung talagang linisin natin, eh. Kayang-kaya natin yan, basta't sama-sama't magtutulungan lang bawat isa. At disiplina. Importante po yung disiplina, no? Yung mga kababayan natin na nakatira dyan sa tabing ilog,
eh dapat mag-disiplina lamang po mga kaibigan. So meron dyan sa Manila Bay, nagsasagawa ngayon ng clean up drive po mga kaibigan sa Manila Bay. So antabayan na natin mamaya at mag-cover po. Ngayon nandiyan na no yung dating presidente ng Philippine Bar Association. Ay sasama rin ang PBA o Philippine Bar Association, si Attorney Rico Agcawili. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga naman, Rambo. Yes, sir. Salamat sa pagtawag. Opo. We understand, Attorney, ang inyong grupo bilang dating presidente po ng Philippine Bar Association. Maganda po to, ha, yung ginagawa ngayon ng PBA o Philippine Bar Association. Kayo po ay makikipagtulungan po sa DENR at sa DILG sa paglilinis po, launching po ng rehabilitation ng Manila Bay, Attorney. Opo. At nakikita kami bilang isang samahan ng mga abogado sa pagluluntad nitong Manila Bay Rehabilitation Program. Mm-mm. Napakaganda to, Attorney, no? At least sama-sama po yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na linisin. Sa inyong pananaw, Attorney, talagang kaya natin ano na malinis at muling mabuhay itong Manila Bay, dahil understand nung araw diyan pa nga naliligo eh yung mga lolo't lola na natin, Attorney, diyan sa Manila Bay. Yes, kasamang Rambo. Alam mo, ko eh 71 years old ngayon. Opo. Nakita ko Opo. Ang ganda ng Manila Bay nung mga kabataan ko pa. Opo, opo. Sa kaya natin to, yun nga lamang talagang sa tagal ng panahon na napabayaan ang paglilinis ng Manila Bay ay lumaki nang lumaki ang problema. Pero kung magsasama-sama tayo at magkakabuklod-buklod tayo bilang mga mamamayan, kaya natin ito. Tatulong din ng mga ahensya ng pamahalaan. Attorney, sa tingin nyo, bukod dun sa disiplina na binabanggit ko kanina na isa sa mga dahilan kung bakit lalong dumudumi niyan, saan po kayang dapat unahin ng ating lokal na pamahalaan, tutumbukin, uumpisahan yung paglilinis, Attorney? Katulad ng isang adikahin natin, opo, opo. Talagang magsisimula ito sa sarili nating mga bahayan, opo, opo. Sa sarili nating mga industriya, sa sarili nating mga kalakal. Ano? Opo. Ang nangyari dito, sabi nga ng isang pasusing tagapag-aral ng ating environment. Opo. Sabi niya, halos 50 years, parang ginawa natin kubeta ang Manila Bay. At ang isang masakit, hindi naman natin pinaflush. Opo. Ano? Ay, kaya parang kung baga mai-imagine mo na tapon ng tapon, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga basura. Opo. At iba't iba pang mga hindi ka nais-nais. Pagka pumunta ka ngayon sa Manila Bay, opo, maaamoy mo, makikita mo, lumulutang doon ang iba't ibang basura. Opo. Kaya napakalaking hamon sa ating mga mamamayan at sa ating mga DENR, sa DOT, at sa DILG, at iba't iba pang ahensya na magsama-sama na at magtulong-tulong tayo para malinis natin ang Manila Bay, ma-restore. Hindi magiging madali, ano? Opo, opo. Malaking challenge. Pero, umpisahan na. Mm-mm. At yun nga ang nagaganap ngayon sa ating Manila Bay pagsasama-sama doon ng mga mamamayan. Opo. Meron na atang mga ilang libo doon, 5,000 ang narinig ko.
na nagmamarcha doon sa kahabaan ng Manila Bay para magising ang ating mga mamamayan sa napakalaking suliran. Opo. Attorney, bilang dating presidente ng Philippine Bar Association, we understand na kung ilan sa mga pinuno o opisyal ng mga establishmento katulad ng libaw Manila Zoo at ilang pang paligid ng Manila Bay na hindi makikipagtulungan at lalo pang dumami. Merong kaukulang na kaso ang nauukol o nararapat para sa kanila, attorney? Yes, actually, 10 years ago. Opo. Kasamang Rambo. Opo, opo, sir. Nagtulog na ng kaso ang concerned citizens of Manila Bay. Opo. No? At ito nga ay pinangunahan ni Attorney Antonio Oposa. Opo. Para hilingin sa ating kataas-taasang hukuman na mag-issue ng sinasabing continuing mandamus. Mm-hmm. Yung continuing mandamus ay isang pamamaraan ng hukuman. Opo. Upang pagtutusan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mm-hmm. No? Na gawin ang nararapat upang i-restore ang Manila Bay into swimming quality. Aba, napakaganda to, attorney. Napakatindi nung inisyo ng Supreme Court na continuing mandamus. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-uutos dito sa mga ahensya ng gobyerno na i-restore ang Manila Bay into swimming quality. Mm-hmm. Akalain mong swimming quality, ibig sabihin, aba, ibalik natin, parang nasa karagatan lang tayo, maliligo tayo sa mga beach, attorney. So, ang mga swimming pool. Ikaw at ako, no? Pwede tayong Maligo. Mm-hmm. At maligo. Oo. Pero ngayon, kung gagawin mo yun, opo. Siguradong magkakasakit ka. Correct. Oo. Sa panahon ngayon. Mm-hmm. Kaya itong nakuhang writ of continuing mandamus ng Attorney Antonio Oposa na ito. Opo. Ay napakahalaga sapagkat yan ang dapat ngayong pagpatayan ng mga ahensya ng pamahalaan upang ipatupad ang utos ng kataas-taasang hukuman. Opo. Yun ang tinatawag nga nating umiral pagkatapos na pumunta ang kaso sa Korte Suprema. Mm-mm. At nag-issue ang Korte Suprema ng tinatawag na writ of continuing mandamus. Oo, sabi nga ni Moon Samson ng Manila Bulletin, maganda yung ginagawa ng inyong samahan na attorney, ha, Philippine Bar Association. Sana yung iba pang grupo tularan yung inyong ginagawa, attorney. Salamat. Isa lamang ang Philippine Bar Association sa mga sumama dyan sa Adika Inayan. Opo. Attorney Antonio Oposa. Opo. Na isa sa pinaka recognized authority on environment law. Mm-mm. Si Attorney Antonio Oposa. Mm-mm. Pero hindi madali ito, attorney. Kailangan talaga ito'y pakikipagtulungan sa ating mga mamamayan na makiisa na linisin, buhayin muli itong Manila Bay, attorney. Yes, correct. At hindi rin maaaring gawin 'yan. Opo. Kung walang funding, no? Mm-mm. Na manggagaling sa ating mga ahensya. Mm-mm. Ng pamahalaan. Mm-mm. Kaya kami minomonitor namin ang ginagawa ng mga ahensyang iyan. Mm-mm. Upang ipatupad ang writ of continuing mandamus na inisyo ng Supreme Court. Oo. Dapat sa kanilang annual budget, magsama sila ng appropriation. Mm-mm. Upang mapasatupad ang
writ of continuing mandamus na inisyo ng Supreme Court. Maganda yung binabanggit niyo, attorney, na to monitor doon sa pondo, no? So, speaking of monitor, paano po, attorney Rico Agcawili, mamomonitor natin yung pondo? Na we understand, ang Pangulong Duterte, naglaan na po ng pondo para dyan. Yes, yes. Well, ano yan eh? Titignan natin sa kanilang appropriation. Opo. Yung National Appropriation Act. Opo. Kung meron silang sinama Mm-mm. na budget for the implementation of the writ of continuing mandamus ng Supreme Court. Mm-mm. At alintunod naman doon, titignan din natin kung yung appropriation na yon ay nailalagay sa tamang proyekto Mm-mm. upang ipatupad nga ang writ of continuing mandamus na iyan. Mm-mm. Mabuti na lang at... Yes, attorney. Yes. Yun ang magagawa ng mga ahensya katulad ng Philippine Bar Association upang tutukan, ika nga, no? Yung pagtupad ng mga agencies of government na sakop dun sa kaso ng Korte Suprema. Siyempre, titutukan din ng Philippine Bar Association yan kung hindi ba tinitipid, di ba, attorney? Kasi mayroon talagang sapat na punto para dyan na ma-rehabilitate yung Manila Bay. Yes, at dinadagdagan pa nga ng ating Pangulong Duterte. Opo. Kaya talagang sabi nga ni Attorney Tony Oposa, opo, ito ay nangangailangan ng tinatawag na bayanihan spirit. Mm-mm. Ika nga eh, pag samasamahan natin bilang isang republika na implement yung mga na pairal na ng ating Korte Suprema. At wala sigurong dahilan pa na sasabihin ng DENR at saka DILG at lokal ng pamalang na Maynila na walang sapat na pondo para dito dahil talagang sobra-sobram na. Katunayan, dinagdagan pa nga ni Pangulong Duterte, attorney. Tama yun, tama yun. Siguro at, hindi lamang ano, hindi lamang government ang dapat asahan natin dito. Ang lahat ng mamamayan, lahat ng mga industriya, lahat ng mga kalaka, mayroong stake dito sa bagay na ito. Sapagkat tanga eh, kung hindi natin sisimulan ngayon, no? Eh baka dumating ang araw na malaking-malaki ang problema na hindi na natin kayang harapin. So, itong hakbang na ginawa itong araw na ito na magkaroon ng rehabilitation launching ng Manila Bay ay napakaganda at napakahalaga. Attorney, may target ba, Attorney Agcawili, kung ilang buwan o taon na pwede nang masasabi nating muling nabuhay yung Manila Bay? Ito ay magtatagal gawa ng lawak ng problema. Mm-mm. Siguro ang ako, ang personal estimate ko dito, opo, ay 2 to 3 years. Mm-mm. No? 2 to 3 years yan. Hindi lamang yung tanga paglilinis, kundi pati yung mga paghinto at pagsupil sa mga hindi kagandahang asal, no? Mm-mm. Ng ating mga kapwa mamamaya, no? Ay sana eh sila ay humihinto dun sa hindi maganda at the same time ginagawa naman ang pamamaraan upang ma-restore nga ang Manila Bay, no? Opo. Ma-rehabilitate ang Manila Bay. Mm-mm. So that we can restore it into what the Supreme Court ordered, no? Mm-mm. Swimming quality. Mm-mm.
siguro hindi lang pag na-restore nito attorney, siguro tuloy-tuloy din no yung kinagawang monitoring ng DILG, DENR at Manila local government no para tutukan din itong naturang rehabilitation attorney. Tama. Mm-mm. At isiguro opo. Concerted effort ito, concerted effort. Mm-hmm. Then hindi biri isa dyan yung halimbawa yung mga squatters o informal settlers na nakatira sa paligid ng Manila Bay. Ah? Si Manila Mayor Erap Estrada, hirap na hirap dyan sa pagtatanggal ng mga informal settler dyan sa paligid ng naturang lugar, attorney. Totoo yan. Yan ay kasama sa rehabilitation project. Kasi kahit kagano mo kahit kagano kagaling ang iyong pagpapatupad. Opo. Ng rehabilitation. Kung tuloy-tuloy naman ika nga ha, ang pagtatapon ng mga dumi ng dumi ng tao. Opo. Ng basura. Para bang walang katapusang problema ang mangyayari, di ba? Isa sa mga ahensya ng gobyerno nakita ko, yung Department of Tourism, so malaking tulong din to sa ating mga dayuhan na namumuhunan at yung mga turista na maakit natin, attorney, siguro, no? Na at least kahit papano, pasyela nila dyan sa Manila Bay. Yes. Kasama ang DOT. In fact, pasyela sa mga ahensya ang sumama dito sa rehabilitation na launching ng Manila Bay ngayong araw na ito. Okay. Attorney, baka meron kayong panawagan po sa ating mga kababayan o meron kayong karagdagan pa no, na hikayatin pa na at least tumulong sa pag-rehabilitate ng Manila Bay. Nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Rico Aguwili. Salamat, Rambo. Ako ay nananawagan sa ating mga mamamayan, sa ating mga kasama sa Philippine Bar Association na magtulong-tulong tayo upang maipatupad ang writ of continuing mandamus na inisyo ng Supreme Court more than 10 years ago. Kung lamang naipatupad sana yung writ of continuing mandamus na yon 10 years ago, siguro by now, napakaganda na ng Manila Bay. At turuan natin ang ating mga kasama sa bahay, turuan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, na mag-practice ng tinatawag na clean practices, ano? Yung hindi pagtatapon ng papel, hindi pagtatapon ng kahit ano sa labas ng sasakyan, no? At sa ating mga kapaligiran, mag-practice tayo ng tinatawag na bayanihan na kinoin nga ni Attorney Antonio po. At ako'y nananalig na kung ito ay magagawa natin, magkakaroon tayo ng mas malinis na kalikasan, mas malinis na kapaligiran. Salamat uli kasamang Rambo. Salamat, attorney. Buddy, sa inyong pagbibigay ng oras sa amin upang mailathala namin itong mga magagandang proyektong ito. Thank you, Attorney Agkawili. Salamat din. Thank you. Yan po mga kaibigan, si ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Agkawili. Napakabilis po ng panahon. Oras. Ayan. Bago tayo magpatuloy, ilan munang palala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment No. 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig.
Alam mo ba, naospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mula sa number 1 na Smart Dishwashing Paste. Ang galing, galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. Sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing, galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing, galing mo. Kaya ikaw ang Dishwashing, tanggaling-galing! ACS Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Cove Manila and DMZ Philippines are proud to present the hottest tribute band to the music of Freddie Mercury and Queen, the Queen Nation. Buddy, you're a boy, make a big noise. The Queen Nation. Catch them live performing all their hits. January 30, Wednesday, 9 p.m. at Cove Manila in Okada, Manila. And on January 31, Thursday, at Santa Rosa Sports Complex in Laguna. Experience the music of Queen live. Buy your tickets now in all SM ticket outlets. Call 470-2222. The Queen Nation is also brought to you by DZXL 558 AM. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base at natural, iniinom ko ngayon. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Santong Plus Herbal Capsule. Ako po si Jonalyn Almazan Mamugay. Gumagamit po ako ng Santong Plus. Laking pasasalamat ko po kasi maganda po ang naibibigay nito sa aking katawan. Mabibili sino mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, eh magpalit ka na. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Noy, overtime na naman tayo. Kaya mo pa? Yeah. Yakang-yakan ang masipag na buhay. Kasama mo ang Jean Capitan. Sarap at hagod. Sipag at sikap. Kayang-kaya. Jean Capitan. Drink responsibly. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan na isang tulad niya na may malasakit sa tao. Siya si Bongo, kakambal sa aksyon, kakambal sa malasakit. I've known Bongo for more than 21 years. Ang pagmalasakit sa kapwa-tao. Nakuha niya lahat ang style ko sa serbisyo para sa kapwa-tao. Para kay Bongo, walang tulog ang serbisyo. Isa lang ang bisyo, serbisyo. This is a paid advertisement. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang Liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
Super laki sa saya, super laki sa papremyo. Sa pamaskong handog mula Radio Mindanao Network, RMM Big Christmas 2018. Ang daling sumali! Bumili ng Enervon Multivitamins. Itago ang proof of purchase. Isulat ang complete name at address, edad at contact numbers. Pirmahan! Ilagay sa loob ng envelope kasama ang 4 empty foils o isang banig ng Enervon Multivitamins. Sa likod ng envelope, isulat ang RMM Big Christmas 2018 at Enervon Multivitamins proof of purchase. Ihulog sa drop boxes sa DWWW774AM 93.9 IFM Manila at DZXL 558 AM Manila. Malay mo, baka ikaw ang manalo at maging big winner kasama ang Enervon Multivitamins. Sa RMN Big Christmas 2018, isang dambuhalang handog mula sa Enervon Multivitamins para di mabilis mapagod at di sakitin. Kasama ang DWWW774 RMN at IFM. See posters and flyers for details. Deadline for submission of entries is on February 8, 2019. Promo runs from January 7 to February 9, 2019. Per DOH FDA CDRR permit number 003 series of 2019. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Nagbabalik ang Good Morning Metro Manila sa kala ni Buddy Oberas. Tapos yung Rambo, Rambo Labay. Napakabilis ng oras talaga. Sa ngala ni Engineer Francis Davis, ini na Anggi, ni Jane Martin, at ni Digno, Aaron Digno. Sa ngala ni sa News Center, susunod na po ang Lenny Bessie. Serbisyong Lenny, no? Ina Vice President Lenny Robredo at ni Sir Eli Saludar. Maya-maya lang po ang tabayanan nyo. Ito po si Rambo. Rambo Labay nagsasabing to God be the glory. God bless. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Santong Plus Herbal Capsule.